And hello guys, and welcome back to my YouTube channel, mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na ang pinakalatest na balita, mga kababayan. Recruitment ng bansang China dito sa ating sa hanay ng ating AFP, mga kapatid. Nabisto na po, no? At ito pa ang nakakagulat dito, mga kababayan, dahil meron din po tayong mga kababayan natin, no, na member ng AFP ang nagpa-recruit din ng kanilang mga sarili dito sa bansang China. Sa madaling sabi, mga kapatid, nagtaksil po sa ating inang bayan. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin, mga kapatid. Di umano'y recruitment ng Philippine military ng mga Chinese firms, ating tatalakayin kasama si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Colonel Padilla, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po sa ating mga nanonood. Colonel, ano po ang update sa isinasagawang imbisigasyon dito nga sa di umano'y mga Chinese firms na nagre-recruit daw ng mga Philippine military personnel? Ma'am, no, napaulat ito nung mga a few days ago, and we have been checking the veracity of the reports, whether we have active personnel and even retired personnel na nag-apply po dito sa page na to, no, sa ano nga, social media page. Ibig sabihin, mga kapatid, no, hindi lang pala mga active na personnel ng AFP ang nire-recruit. Meron din pala, or pwede din pala, itong mga retired na mga kababayan. Kaya pala, mga kababayan, meron po tayong nakikita, or meron akong nakikita dyan na mga retired na member ng AFP, no? Na kung saan pakalat-kalat dyan sa mundo ng YouTube at gumagawa ng mga content na ikakasira ng imahe ng ating mahal na Pangulo. Dahil baka nga, mga kapatid, no? Na-recruit na po yan ng bansang China. Kung kaya't ganun-ganun na lang sila, no? Kung makapanira sa ating presidente, 'di ba? Hindi na nakapagtataka, mga kababayan, no? Na kahit sobrang tanda na po nila, ang lakas pa rin nila gumawa ng content, mga kaibigan, no? Na kung saan patungkol po ito sa ating pangulo. Buti sana kung maganda yung mga sinasabi. Puro paninira, mga kapatid. Kung matatandaan niyo nga, 'di ba? Dating member ng AFP din 'yon, no? Retired member ng AFP. Yung nagpakalat dati, no, ng issue dyan, ng maling impormasyon, no, or nagpakalat noong issue sa pulboron, no, na di umano itong ating presidente ay gumagamit ng illegal na pulboron, mga kababayan. Kung matatandaan nyo, isa po yung dating personnel ng AFP, di ba? Kilala nyo na kung sino yan, mga kababayan. At baka nga tama itong aking hinala, mga kababayan, no, na na-recruit na pala yata, no, itong mga tao na ito ng China, dahil ayon dito kay Colonel Francel Margaret Padilla, no, bine-verify nila kung ito bang mga na-recruit ay active or mga retired na, no. Sa madaling sabi, kahit retired ka pala, no, basta willing ka na ipagkanulo ang iyong bansa, no, sa bansang China, pwede ka. Especially siguro, mga kapatid, kung meron kang ranggo dati bago ka nagretiro. 'Di ba? Kasi malaking bagay 'yan para sa bansang China, no? Isiwalat mo lang yung mga intelligence report na alam mo dati. Malaking kwa na 'yan, malaking puntos na 'yan para sa bansang China na malaman nila kung ano yung mga sikreto natin diyan sa loob ng ating AFP. Ngayon malinaw na sa akin, no? Unti-unti nang lumilinaw sa akin, mga kababayan, no? Kung bakit itong mga retiradong ito ay panaybanat sa ating gobyerno, at kung bakit, no, bumapanig sila dito, no, sa kabilang grupo na kilalang pro-China. Kasi baka nga, mga kapatid, sumasahod ito mula sa bansang China, no, para lang ipagkanulo yung kanilang sariling bansa. 'Di ba? Oh, alam niyo na, mga kababayan. 'Di ba? Alam niyo na kung sino-sino yung mga tinutukoy ko. Siguro familiar kayo diyan sa mga tao na 'yan, mga kapatid. Tuloy natin.
Apparently, yun pong site na to is already taken down as of this moment. Wala na po siya. Buti naman. But we have been able to secure screenshots of those who have tried to apply online. Siyempre, ang hindi po natin machi-check dito are private messages that were sent. But with the screenshots po, as of this time, ma'am, we are investigating whether meron talaga tayong involved na personnel na nakapag-apply dito. Alam niyo mga kapatid, dapat sa lalong madaling panahon, maisiwalat na yung mga pangalan na yan, mga babayan. Ano? Dapat talaga mabulgar agad yan sa lalo't madaling panahon, mga babayan. Nang malaman natin kung sino-sino yan, baka mamaya tama yung ating hinala na itong mga retired na mga personnel na ito na tuloy-tuloy sa paninira sa ating Pangulo ngayon, e-recruit nga pala talaga yan ng bansang China. Diba? Nang sa ganon, magkaroon na ng sapat na basihan ang ating gobyerno na sila po ay ipakulong. Pero inyo mga kapatid, ang tatanda na po nila. Diba? Tapos ang lalakas nilang manira sa ating presidente. Diba? Dapat sa mga ganyang edad kasi, no? Sa mga ganyang edad na mga tao ay nagpapahinga na. Diba? Pero ngayon makikita natin mga kababayan, ang lakas, no? Bawat araw may ina-upload na video patungkol kay ganito, patungkol kay BBM, patungkol dito sa pamilya ng mga Marcos, 'di ba? Na puro lang paninira mga kapatid. No? At ngayon, unti-unti na rin lumilinaw sa akin, no? Or unti-unti nang nahahayag sa aking mga mata, mga kaibigan, no? Lalim nun, ha? Unti-unti nang nahahayag sa akin mga kapatid kung bakit itong mga retirado na ito ay kakampi din ng ating dating pangulo, no, na kilalang pro-China. Dahil baka nga siguro mga kababayan, no, ito po ay na-hired na pala ng bansang China. 'Di ba? Napakalaking kwan ito mga kapatid, no. Napakalaking impormasyon nito, no, itong naihayag sa atin ngayon. 'Di ba? Dapat po itong malaman ng ating mga kababayan, ano. Nang sa ganun mabigyan sila ng awareness. Baka mamaya diyan, 'di ba? Pinapanood nila, pinapaniwalaan nila yung pala, no. Trabahante pala ng bansang China 'yan or empleyado pala ng bansang China 'yan. Na kung saan nagpapakalat ng mga propaganda ng bansang China dito sa bansang Pilipinas, 'di ba? 'Di ba kayo nagtataka? Puro anti-government yung kanilang kwan, yung kanilang mga content. Oh, ganoon lang kasimple 'yon, no? Isang kwan na 'yon, isang puntos na 'yon. Para sabihin natin, no, na mga bayaran pala yan, no, or mga binayaran pala yan ng bansang China para guluhin ang ating gobyerno. 'Di ba? At least ngayon malinaw na kung bakit ganyan yung mga pinaggagawa nila diyan sa kanilang mga YouTube channel. Dapat kasi niyan, no, pinagpapahinga na yan eh. Dapat niyan pa-relax-relax na ngayon yan. Biruin niyo yan mga kababayan, ha. So masahod pa rin yan sila, no, ng kanilang mga pension. 'Di ba? Kasi nga retired sila eh, 'di ba? Pinapasahod pa rin sila ng gobyerno ngayon, kasali yan sila sa mga binabudgetan ni BBM taon-taon, no? Sa ilalim ng kanyang administrasyon. Tapos bibirahin mo yung presidente, 'di ba? Hindi ba nakapagtataka yung ganyan? Bira ka ng bira sa presidente na kung saan yan yung naghahanap ng budget para diyan sa pension mo, no? Hindi ba kayo nahiya sa mga sarili nyo, mga tatay, mga lolo? No? Sumasahod kayo ng pera sa gobyerno tapos sinisira nyo yung gobyerno. Oh, 'di ba kamamaya nga diyan mga kapatid, ano? Mas malaki pa pala kaya malakas yung loob nila dahil baka mas malaki pa doon sa binibigay ng ating gobyerno yung pinapasahod ng bansang China sa kanila. 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yon. No? Malinaw na talaga sa akin kung bakit may nakikita akong mga dating sundalo natin, mga kababayan, no? Mga retired na sundalo natin na kumakampi dito sa dating administrasyon at sumasama sa paninira nitong dating administrasyon sa kasalukuyang gobyerno natin. Dahil baka nga mga kapatid, baka lang, ha, hindi ko kinoconfirm, no? Baka lang bayad na pala yan ng bansang China. Anyway, wala naman tayong pinapangalanan eh. Pero alam nyo na mga kababayan kung sino-sino yung mga matatanda na yan. Diba? Na mga walang hiya. Daloy. Sa inyo pong kasalukuyang imbesigasyon, paano daw po ba isinasagawa itong recruitment di umano?
Lumalabas po kasi sa isang statement na para raw itong isang cybercrime modus operandi. Tama po ba? Anything that is conducted within the cyber domain is considered a cybercrime, ma'am, no? Kung meron man din violation po na naganap through this means, no? So, eto po, ma'am, we have been checking po in coordination with other agencies, no? Kung ano po yung source talaga nitong account na to, and kung meron nga po talagang personnel na meron na i-divulge na any information or na leak na information in terms of the military. So, we could... Yun, di ba? Gustong kumpirmahin ng ating AFP mga kababayan, no? Itong mga na-recruit, no? Itong mga alleged na na-recruit di umano ng bansang China, gusto lang kumpirmahin kung meron na ba itong naibulgar na mga confidential reports or mga confidential na mga datos, no? Doon sa bansang China, no? Gaya ng sabi ko sa inyo mga kapatid, no? Kahit sabihin natin yung mga retired na yung mga na-recruit ng China dito, no? Kung may katungkulan naman yan, bago magretiro, napakadelikado ng mga kababayan, no? Nakataya po ang seguridad ng ating bansa, di ba? Kaya dapat pag napangalanan na yan sila mga kababayan, no? Ikulong yan kahit sabihin natin sobrang tanda na ng mga yan mga kapatid, no? Huwag natin pakitaan ng awa, ikulong pa rin, no? Kung kinakailangan ng nurse doon sa loob ng kanilang selda, para lang maibigay yung mga pangangailangan nila bilang isang matanda, no? Isang matandang hukluban, ibigay na lang ng gobyerno. Basta wag lang makalaya, mga kapatid, no? At wag na sanang bigyan ng pardon 'yan yung mga 'yan, 'di ba? Kaya pala mga kababayan, ano? Ang dami nila, no? Kanya-kanyang kuan sila ngayon, content-content diyan, vlog-vlog diyan sa YouTube ngayon. Tapos ang binibiran nila, gobyerno. Yung pala, kaya sinisipag silang gumawa ng ganyang content, ibayad pala sila ng bansang China. Na-recruit na pala sila ng bansang China, mga kapatid. Diba? Kaya pala, ang lalakas, sabi ko, ang tatanda na nito, ano ba to? Wala bang kinakain itong pamilya nito? Kung bakit, kahit sobrang tanda na nila, nagtatrabaho pa rin sila. Diba? Kasi itong YouTube, mga kababayan, malaki kasi kitaan dito. Kaya sabi ko, siguro may matinding pangangailangan ito. Kung kaya magpahanggang ngayon, vlog-vlog pa rin sila, sumasali sila sa mga ganitong gawain. Yun pala mga kababayan, no? Baka nga naman binabayaran pala para gumawa ng paninira sa ating presidente itong mga retired na mga dating sundalo. Diba? Biruin mo, ha? Sa edad nyong yan, nagawa nyo pang gumawa ng chismis patungkol dyan sa pulburon video nyo na yan. Diba? Hindi na ako nagtataka kung bakit. Dahil sila pala ay tauhan or tuta na pala ng bansang China. At isa yan sa mga propaganda ng bansang China, mga kapatid. No? Isa yan sa mga estratehiya na ginagawa ng China. Mag-hide ng mga Pilipino, no? Para sirain ang ating gobyerno dahil hindi umaayon sa bansang China yung kasalukuyang leader natin, yung kasalukuyang administrasyon, no? Para mapaalis yan, magha-hire ng Pilipino, bayaran, siraan nyo yung presidente nyo. Oh. Ngayon, suportahan nyo tong si ganito, no? Na makaupo sa pwesto dahil sa atin yan, sa amin yan, tao namin, tuta namin yan. Oh. Ganon yun! Diba? Ganon ang propaganda ng bansang China. Sinabi na yan ni DND Secretary Gibo Chiduro, na dapat huwag tayong magpadala sa mga propaganda ng bansang China. Dahil ang ginagawa ng bansang China, di umano ngayon mga kapatid, pinaglaban-laban ang kapwa Pilipino. Diba? Hindi natin maiiwasan yan dahil may mga bayarang Pilipino, mga kababayan. Diba? Normal yan eh. Nababayaran sila eh. Kung million-million ba naman, diba? Tapos house and lot ang pangako niyan, diba? Kung ikaw ba naman, retired ka na, diba? Retired na sundalo ka, pangakuan ka ng bansang China, o gusto mo ba magkaroon ka dito ng condominium sa aming bansa, sa bansang China? Maganda dito sa amin, bibigyan kita. Oh. Tapos sasahuran kita buwan-buwan ng million. Oh. Tirahin mo lang yung gobyerno, 'di ba? O di, syempre kung ikaw ba naman malapit ka ng
malapit nang pumirma yung kahuli-hulihang kahuli-hulihang bulati diyan sa lupa eh, marapit nang pirmahan yung katawan mo eh. Papayag ka talaga para may maipamana ka doon sa iyong mga naiwan. O at least, 'di ba? Pa-consuelo 'yon. O at least kahit mamatay man ako, dumating man ang punto dahil ako'y matanda na, dumating man ang punto na ako'y atakihin ng aking high blood, ako'y atakihin ng aking diabetes, no? At least may bahay na kayo doon sa China at may pera pa kayo na makukuha pag ako ay pumanaw. 'Di ba? Syempre, kakagatin talaga 'yan ng mga kalululuhan natin diyan, no? Kung may mga ganyang offer, mga kapatid, mukhang pera ang Pilipino eh, bakit ba? 'Di ba? Realidad 'yan, mukhang pera po ang mga Pilipino, no? Walang pakialam 'yan kahit ikakapahamak pa 'yan ng kanilang bansa basta sila ay kumikita ng malaking pera. Okay sa kanila 'yan, mga kababayan. 'Di ba? Ganon ang realidad ng buhay. Tuloy. Considering this as a national security concern, so it's actually a fusion po of efforts between interagency po. So nakikipagtulungan po tayo sa iba't ibang ahensya tungkol po din. Ma'am, may tanong po ang ating kasamahan sa media na si EJ Gomez ng GMA Integrated News. So yun na lang yan, mga kapatid. Ano? Kasi yun dito, iba-iba na yung question and answer portion na yan dyan eh. No? At least ngayon, malinaw na sa atin, mga kababayan, kung bakit may mga nakikita tayo dyan na mga retiradong mga sundalo ng Pilipinas na bumibira ngayon sa ating presidente at kumakampi dito sa dating presidente natin na isang kilalang pro-China. Dahil baka nga, mga kapatid, na-recruit na po yan ng bansang China. Kung kaya't ganun-ganun na lang sila bumira sa ating mahal na Pangulo ngayon. Di ba? Kaya dapat, mga kababayan, maging mapagmatyag po tayo. Ano? At sana, no, malantad na sa publiko yung mga pangalan ng mga ito, mga kapatid. At wag talagang bigyan ito ng mga pardon kahit 100 taon na yung edad ng mga yan. No? Wag na wag talagang bigyan ng pardon dahil hindi po basta-bastang kaso ang pagiging taksil at pagiging bayaran, no, para lang sa interest ng ibang bansa, no, dito sa ating sa ating sariling bansa. 'Di ba? Dapat niyan talaga, mga babayan, maihayag yan sa publiko sa lalong madaling panahon. At least ngayon malinaw na sa atin kung bakit may mga dati tayong mga kasundaluhan diyan na nagngangalngal sa mundo ng YouTube, sa mundo ng Facebook at mundo ng TikTok, no? Na di umano sinisiraan, hindi lang di umano. Ba't ba di umano, no? Kasi hayagan naman kasi yung paninira nila sa ating gobyerno, mga kapatid eh. 'Di ba? Hindi na nakapagtataka kung bakit may mga ganyan tayong nakikita dahil binabayaran pala sila ng bansang China. 'Di ba? Ang klaro. Ito hindi to fake news, ha. Galing na mismo 'yan sa AFP, mga kapatid. No. Hindi po tayo katulad ng vloggers diyan sa kabila, ha, na nang tawag nito, nagnanakaw na lang ng mga clip, no. Ninakaw na nga nila yung clip. Tapos sisiraan pa nila yung pinagnakawan nila ng clip, no. 'Di ba? Hindi tayo tulad sa kanila. Tayo po ay bumabase sa mga balita, mga kababayan, no. Para legit ang ating kwan dito, ang ating content. 'Di ba? Sila kasi bumabase naman sila sa isang balita. Kanya nga lang, galing lang sa SMNI. No. Ang SMNI kasi, mga kapatid, no, in my opinion lang, hindi na po kasi pwedeng kilalanin yan bilang isang media ngayon. 'Di ba? Dahil may kinakaharap pa silang kaso, dapat patunayan muna nila na malinis yung kanilang mga programa diyan. 'Di ba? Hindi po sila pwedeng kilalanin ngayon na isang lehitimong media, mga kababayan, dahil po ang dami po nilang kinakaharap ngayon na kaso. 'No, maging yung kanilang leader nga eh, nagtatago eh. Kaya hindi na ako kumukuha ng mga balita-balita. At saka tingnan niyo naman yung mga resource person doon, mga kabatid. 'Di ba? Isa na doon sa mga resource person si Maharlika. 'Di ba, mga kababayan? Anyway guys, hanggang dito na lang yung video na ito, no? Dapat maging mapagmatsyag tayo, mga kababayan. At least ngayon naging malinaw na sa ating lahat kung bakit may mga lolo tayo diyan na dating sundalo, no, na nakikita sa mundo ng YouTube, TikTok at Facebook na nagngangalngal, no, patungkol sa ating presidente at kinakalaban ng ating presidente dahil bayaran pala sila
ng or baka bayaran pala, ulitin ko no. Baka mamaya yan sabihin nila na oh, bakit mo kami pinagbibintangan ng kanya no? Baka lang naman no. Baka pala bayaran na pala yan sila ng bansang China. No, baka pinangakuan niya ng milyones at kondominium doon sa bansang China. No, kapalit ng paninira nila sa ating presidente. 'Di ba? Kasi 'yun naman talaga ang pinaka the best na idea na pwedeng magawa ng bansang China, mga kapatid, no. Mag-hire ng kapwa natin Pilipino, bayaran, bigyan ng napakagandang oportunidad, no, doon sa kanilang bansa. In exchange, birahin mo ng birahin yang kasalukuyang administrasyon, no, dahil hindi yan umaayon sa plano namin para sa bansa nyo. 'Di ba? Dapat maibalik sa pwesto si ganito, dapat makaupo sa pwesto si ganito, no, dahil yan ay tuta namin. Oh. Yan ang ginagawa ng bansang China ngayon. At delikado din, no? Sobrang delikado talaga, mga kababayan. Lalo na kung may dating katungkulan ka sa gobyerno, no? At member ka ng AFP, 'di ba? Sobrang delikado niyan, no? Kasi kahit sabihin ting retired ka na, may alam ka pa rin sa mga intelligence report diyan or mga anong kung ano-ano sikreto ng ating AFP. At pag binulgar mo yan doon sa bansang China, wala na. Kawawa na ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang daming traitor. No, ang dami talagang traitor dito sa ating bansa. Ewan ko ba kung bakit ganun. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito, no? Kung nagustuhan niyo po, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like po ang ating video, mga kapatid, para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.